Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. That I pray, God, na bigyan mo kami ng wisdom sa aming mga pag-uusapan ngayon umaga. We bless you, Lord, sa mga dumalo. Pagpalain mo po sila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Okay. Ngayon pong umaga, ang pag-uusapan natin tungkol sa kapangyarihan. Power. Okay? Alam niyo po na ang mundo ay para sa mga taong makakapangyarihan. Kapag ikaw ay mahina, aapihin ka, aapakan ka, mapag-iiwanan ka, at magiging mahirap ka. Hindi naman sinasabi na ikaw ay dapat maging barumbado, maging mayama, mayabang. Hindi naman sinasabi na dapat ikaw ay sugapa. Sa halip, dapat ikaw ay nagtataglay ng kapangyarihan, nakaibang kapangyarihan, at ikaw ay umaakma doon sa pagkalikha sa atin ng Panginoon na sinasabi sa Biblia, in the image of God, we are created. Nilikha tayo ayon sa wangis ng ating Panginoon Diyos. Siguro ang tanong ko sa inyo, duwag ba ang Diyos? Mahina ba ang Diyos? Matapang ba ang Diyos? Makapangyarihan ba ang Diyos? Sa makatwid kung makapangyarihan ang Diyos, dapat tayo na mga mananampalataya ay atin itong i-internalize. Kung ititingnan, by nature ang tao naghahanap ng kapangyarihan. Yung pong mga babae, nagpapaganda po sila, nag-aayos ng buhok, pumipili ng mga bagay na damit. Bakit? Para maganda silang tingnan. Dahil beauty is power. Yung mga lalaki, nagpapamacho, nagpapaliit ng tiyan, nagpapalaki ng braso. Diba? Ako, huwag niyo titignan yung tiyan ko. Kasi dito ito, bumabalang. Nakapagpahinga ako doon sa Canada. Okay? Nagpapamacho, ang iba nga nag-aaral pa ng karate. Minsan ang iba nag-iisip, dapat may baril sila. Anong mayroon doon? Dahil gusto nila magkaroon ng kapangyarihan. Kaya yung iba'y dumadaan sa mga posisyon. Gusto nila maging presidente ng Homeowners Association para meron silang power. Ay iba'y gusto maging kapitan, mayor, congressman, senador. Kasi gusto nila magkaroon ng kapangyarihan. Subalit lahat ng mga kapangyarihang ito, kung tawagin po natin is unlimited power. Mayroong hangganan kapangyarihan. Kaya ang ating Panginoon Jesucristo, nakita niya na ang simbahan na hindi nagtataglay ng kapangyarihan ay hindi magsusurvive sa mundo. Ang simba, ang Kristiyano na hindi nagtataglay ng kapangyarihan, maaari ito'y tumigil, maaari itong bumalik sa dating buhay at maaari ito'y apakan lang o pagtawanan ng mga kaaway. So kailangan natin ng power kasi ang mundong ito ay para sa mga taong nagtataglay ng kapangyarihan. Kaya sabi ng Panginoon one day, hindi mabuti na hindi ako umalis. Kasi pag hindi ako umalis, hindi darating ang banal na Espiritu Santo na siyang magsisilbing gabay nyo, sisilbing kapangyarihan nyo, magsisilbing patnubay nyo, at magsisilbing paalala sa inyo saan man kayo pumaroon. At huwag kayo malungkot kasi hindi kita iiwan o kayo pababayaan. Kasama ninyo ako hanggang sa kaduluduluhan ng mundo sa pamamagitan ng aking Espiritu. So church, mga pastor, we are so thankful. Meron tayong mga ilang pastor dito. Apat, one, two, at sila ko sumin, four, five. Meron tayong mga limang pastor na rito o higit pa. Na I've been telling you na kung wala
itong kapangyarihan sa buhay natin, hindi tayo mapapansin, hindi tayo magtatagumpay, at hindi tayo makikilala. And ito po yung nakita ko nung ako'y pumunta sa Canada, na yung mga small groups, unti-unting nang nanghihina, yung mga Kristiyano ayaw na magpatuloy. At ang sabi ko sa kanila, kailangan makagawa tayo ng paraan na kung saan dadaloy ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa inyo. At kailangan natin ma-restore ang ating mga prayer life. Yung ating mga small groups, kailangan natin itong i-convert muna into a prayer groups. Panalangin. And even myself, naramdaman ko po yung paggalaw ng Panginoon. Meron doon kaming pinuntahan sa Saskatchewan, 8 lang sila. Pero nakapaglaan ako ng 2 araw na panalangin para sa kanila. Karoon kami na revival, nung dumating ang Linggo, bigla silang nag-36 na. Gulat sila. Ganon din doon sa Winnipeg, ayaw na ng pastor. Pero habang kami nagpipray, habang kami nag-uusap sa baba, sabi niya, sabi ng asawa, Bishop, parang may nararamdaman akong unstoppable sa heart ko, na parang bumalik sa akin yung dati kong sigla sa pagsunod sa Panginoon, at parang bumalik sa akin yung dating lakas na hindi ko ito inaasahan na babalik pa sa akin. Sabi ko sa kanya, kasi ang buhay ng isang lingkod ng Diyos dapat nakakahawa yan. Ano man ang dikitan mo, mahahawa sila. At kapag sila ay nahawa, magbabago din ang pananaw nila at reaksyon nila sa buhay. Ngayong umaga, gusto ko pong bigyan din sa atin itong talatang ito na matatagpuan sa Acts 1:8. Madalas ko po itong binabanggit, pero hayaan lang po natin na umikot ang usapan natin dito. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Ang unang tanong where are the witness? Nasaan na ang mga saksi? Kung ang simbahan hindi lumalago at walang nadadagdag na tao at walang naibanghelyo, nawawala ang mga saksi. O ang mga saksi ay nanahimik. Ang mga witness ay nag-stop. Kung kaya't walang naliligtas. O maaari ang mga saksi, iba na ang pukos. Kung kaya't ang gawain ng Panginoon unti-unti na nanghihina. Kasi ang sabi ni Kristo, tatanggap ng kapangyarihan. Alam niyo po, sa encounter, lahat kayo mga nag-encounter, naririnig niyo ako when I speak about the baptism of the Holy Spirit, ang salitang power came from the word dynamo, dunamis, na kung i-translate natin, dynamo and dynamite. Na kapag ikaw ay nagtataglay ng kapangyarihan ng Diyos, hindi ka napapagod. Katulad ka ng isang dynamo, electric fan. Yan pong aircon na yan, may dynamo yan. Tuloy-tuloy lang. At di siya napapagod. Sa halip, patuloy na lumalakas siya. Sabi nga masisira siya kung hindi siya gagamitin. Samantala kung magagamit siya, hindi siya masisira. Yun po yung dynamo. At kapag siya'y dinamit, nagsiserve siya sa kanyang purpose. At ang tao na nagtataglay ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi po ito mapapa-stop. There is so much power sa life niya na he will never stop doing good because he was designed for that. He will never stop to be used by God because he was designed for that. He will never stop praising the Lord because it was his design to be like that. Ganyan po ang tao na nagtataglay ng kapangyarihan.
ng Panginoon Diyos. But where are those power now? It says not only a dynamo, but a dynamite na magkakaroon ng spiritual breakthrough. Napatotoo nga po sa akin ni Pastor Winnie kanina, nang inimbitahan ako doon sa isang simbahan na lumang-luma, ang laki lumang-luma. And I was there, sitting at the corner. And as I observed a lot of people, most of them senior citizens, 75, 80, ando doon yung iba, naka-wheelchair, nakaupo, and puro malungkot ang mukha. Tapos nung mag-preach na yung pastor ang babae, napakalungkot lalo ng mukha. Kaya talagang mahirap ang pastor na pangit. Kasi ang miyembro niya puro pangit. Buti na lang sa Christian Church, lahat ng pastor natin guwaping. Kaya ang mga miyembro, puro mga guwaping at magaganda. Sabi nga ng iba narinig ko, bakit pag taga Christian, ang ganda nila? Bakit ang mga taga Christian, parang ang guwapo nila? Kahit na senior citizen na, may asim pa rin at mayroon dating. Tatak Christian po yan. Siguro nga dahil ang kanilang bishop ay, ano? Kaya mga miyembro nila, ano? Ang misis ko, hindi naniniwala. Sabi ko, pag nawala ka, huwag ka mag-alala, wala nang magkakagusto pa sa akin. Wala. Ikaw lang may sabi noon, pero nakikita ko, marami may gusto sa iyo. Sabi ko, guni-guni mo lang yan. Guni-guni mo lang yan. Ikaw lang talaga ang gusto ko. Okay? Now, tingnan po natin, ano? Sabi ron, kapag ang pastor nagtataglay ng power ng Panginoon, hindi po pwede ng mga miyembro, walang power. Taga Holy Spirit kayo. Holy Spirit. Pero ang iyong espiritu, evil spirit. Parang hindi bagay. Okay? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, holy ba ang spirit sa iyo o evil? Diba? Dapat ang spirit na sa atin talagang holy. Yan. O hindi, huli ka. Huli ka. Taga-huli. Ano? Okay. Ganun po yun, di ba? Okay. Iyon yung power. Sabi, yung power means dynamo and dynamite. So ang ibig sabihin, pag sinabing dynamite, kahit na i-corner ka na, kahit na ibaon ka pa, pag pumutok yan, wasak sila. You are unstoppable. Power eh. Ngayon mga kapatid, dito po yun eh. Marami sa atin, hindi masyadong nauunawaan itong ipinangako sa atin ng Panginoon Diyos na kapangyarihan. At ang pintuan nitong power na ito, ang pangalan ay prayer, panalangin. Pagka pinag-uusapan po ang panalangin, nanginginig po ang aking laman kasi ang church na ito started in prayer. And I start this church in prayer and fasting. Pero nung mga nagdaang panahon, nakalimutan natin to kasi puro tayo pagpaparami, na walang pagsasaayos ng buhay. Ang panalangin, ito yung paraan para maayos ang ating buhay. Dito sa panalangin, dito aayusin ang ating mga sarili. Dito tayo aaliwin ng Panginoon at dito na ipapaliwanag ng Diyos kung bakit hanggang ngayon hindi nyo pa nakukuha yung mga gustong makuha at kung bakit nangyayari sa buhay ninyo ang mga bagay na yon at kung bakit marami tayong kabiguan instead ng victory sa panalangin natin mauunawaan yun. But the problem is, busy tayo. Pag prayer na wala, pag devotion sa halip na, dumadami ang dadalo, kumukunti at yung iba ayaw pang magpakita. At namalingki na pala.
tapos na ang ating song, andun pa rin ang picture niya. Booking na booking. Ang ibig sabihin, nakatulog na siya. Di ba? Pero gusto natin magkaroon ng kapangyarihan. Kaya minsan nagagalit tayo, inaapin ninyo ako. Ah, por palibhasa, mahirap lang ako. Anong ginagawa mo? Mayroon nang binakikita dito sa atin ang Book of Acts. You shall receive power. Dunamis. Alam niyo po, kapag ho nasa atin ang power na yan, hindi tayo tatablan ng mga kulam. Kulam proof, tukso proof. Yung mga lalaki na laging natutukso. Sa palagay ko, hindi na muling matutukso. Yung mga kabataan na laging nagsisinungaling. Sa palagay ko, may conviction na sa kanilang mga ginagawang kalukuhan. Yung mga hindi umuusad na ministry, na nag-i-stack up, mga member na namamatay, na hindi nagtutuloy, mga cell group na nagsisirado. Kapag nag-generate ang power ng Panginoon, magiging unstoppable na yan. Magiging unstoppable. Why? Because of that power. Now, ano po ang sabi dito sa Biblia? Ang kapangyarihan na kailangan natin ay ang kapangyarihan na galing sa Diyos. Una, ito'y nakukuha sa pamagitan ng anak ng Diyos. Once na ikaw ay anak na ng Diyos, alam mo kung kanino ka ng kabilang na pamilya. Hindi ka kabilang sa pamilya ng demonyo. Nangahanapin mo puro panunukso, puro kalukuhan, puro kasamaan. Gusto kong ilinaw sa inyo na kung ikay anak ng Diyos, kabilang ka sa pamilya ng Diyos, at ang hahanapin mo ay ang kabanalan, ang katuwiran, ang kapayapaan, ang fellowship ng Holy Spirit. Kasi kabilang ka sa pamilyang iyon. Understood yan. Ang lahat ng anak ko, understood yan na kailangan nagpipray. Ang anak ko, understood yan na kailangan bago mag-devotion. Ang anak ko, understood yan na kailangan nag-church. Dahil kabilang siya sa anak ko. Yun po yun, mga kapatid. So, anak tayo ng Diyos, dapat alam natin kung ano ang ibig sabihin ng maging anak ng Panginoon. Okay? At ang anak ng Diyos, binigyan niya ng kaloob ng Diyos. You have a gift. Kaya lang minsan yung gift natatalo ng karakter. Dahil ang layo ng iaabot ng ating kaloob ay nakasalalay lamang ayon sa ating mga ugali. Maraming mga tao, gifted, lumago na ang kanyang cell group, ginamit na ng Diyos. Ang galing mag-organ, ang galing mag-bass, ang galing mag-drums, kaya lang yung ugali, masama pa. Ayun, natanggal sa trabaho. Yung gift, hindi nagtuloy. So mahalaga na lagi natin tinitingnan yung ating ugali. Kailangan ito. Sayang naman na binigay ng Panginoon sa atin. Ang ating power na binigay ng Diyos, hindi ito nabibili ng salapi. Hindi ito nabibili ng impluensya. Hindi ito nabibili ng pagpapalakas. Ito'y binabayaran ng halaga. At ang bayad nito ay walang iba kundi pagsunod sa kalooban ng Diyos, pagpapakumbaba sa kalooban ng Diyos, at kailangan maging righteous ang buhay natin sa harapan ng Diyos para ang Espiritu ng Diyos ay manahan sa atin. Yun yung sinasabi ng Panginoon na lahat ng walang pera, pumunta kayo sa akin, bumili kayo. Lahat ng mahirap, lumapit kayo sa akin, pagyayamanin ko kayo. Bakit? Kasi naroroon ang susi ng kayamanan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo at pwede tayong lumapit, pwede tayong kumuha kahit wala tayong pera, kahit wala tayong pinag-aralan, as long as yung puso mo ay tama sa harapan ng ating Panginoon Diyos.
Yun po talaga yan. So, itong mga napapakinggan natin na mga mensahe, dapat ito'y ating nauunawaan at ating magawa sa buhay natin. Dahil libre lang naman ito eh. Now, in panalangin, sabi po rito sa Romans 8:26-27, pasensya na kayo, babalik-balikan ko at babalik-balikan ang talatang ito. Sabi po, Romans 8:26-27, ganun din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating mga kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kahit ang Espiritu ang dumaraing para sa atin, sa paraan na hindi natin kayang sambitin. Una, ipinapakita po doon na ang mag-pray kahinaan natin. Wala po ito magsabi ako, malakas ako pagdating sa prayer. Kasi kadalasan, ang sa panalangin, doon tayo binabato ng iba't ibang mga tukso sa buhay. Sabi nga ng iba eh, kapag daw ang tubig, paano mo malalaman na nakapag-pray ka ng maayos? Kapag daw ang tubig lumabas sa mata, nakapag-pray ka ng ayos. Ayos na ayos ang panalangin kapag ang tubig lumabas sa ilong. Nakapag-pray ka talaga ng tudo. Pero hindi ka nakapag-pray ng tudo kapag ang tubig lumabas sa bibig. Pero marami sa atin pag nagpipray, saan lumalabas ang bibig? At saan lumalabas ang tubig? Sa bibig. Tulo, laway. Tulog. Ayan po yun. Huwag natin tatawaran ang panalangin. At ang panalangin, ito po'y nasa ilalim po ng presensya ng Holy Spirit. Hindi daw tayo marunong mag-pray. Tingnan natin kung bakit totoo ba na hindi tayo marunong mag-pray. Pupunta tayo sa kanya, ang dami natin prayer request. Prayer request number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Para bagang inuutusan natin si Lord na gawin niya ang gusto natin. Eh hindi po pure gold si Lord. Na magdadala ka ng mga prayer request mo, pagdating mo doon sa pure gold, kukunin mo lahat ng mga gusto mo, tapos babayaran mo sa cashier. Hindi po. Hindi po ganun. Sa halip, pinapakita po rito na ang panalangin, ito'y paglapit sa Diyos, sa tulong ng Espiritu Santo, at pinahihintulutan mo ang Espiritu Santo na magtrabaho sa buhay mo, at pinahihintulutan mo na ang Espiritu Santo ay ilagay ng Espiritu Santo kung ano ang kalooban ng Ama sa buhay mo, at dapat yan ay marinig mo, at yun ang dapat na gawin mo, at yun ang dapat na gawin mong prayer request na magawa mo. Kaya a man that really pray to God has always the message from God, and he has something to do from God, at ang life niya ay hindi alatsyamba, kung di bawat hakbang niya ay tiyak at sigurado siya. So ano po ang ating binabalik-balikan dito? Huwag niyong i-underestimate ang panalangin. Huwag. Nariyan lang nakatago ang mga hinahanap niya sa buhay. Nariyan lang nakatago ang mga solusyon na nais sa buhay. And I encourage you, we need really to pray. Meron tayong kinakanta na madalas natin kanta yung Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church, steer the hearts of men, revive us, Lord, with a passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Andiyan na susunod.
lagi kong binabalik-balikan kapag ka ako ay nadi-discourage sa buhay. Lagi kong binabalik-balikan ang aking pinagmulan. Dahil yun lamang ang magpapapaalala sa akin kung saan ako nagaling. Naalala ko noong araw, nag-uupa ko sa isang kwarto, 150 pesos ang upa ko. Walang bintana, kitang-kita ko ang buwan at mga bituin. Highway, gilid ng highway. Kaya nagagalit si Mrs. hanggang ngayon, bakit daw ang hilig ko mangulangot. Naging manirisim ko na yon. Gusto ko ipaliwanag sa iyo, mahal ko, na ang pinagsimulan ko ay nasa gilid ng highway, na tuwing pagising ko sa umaga, kala ko sinasakal na ako, pero ang totoo, puno na palang ilong ko ng alikabok sa dinadaanan, dumadaan ng mga sasakyan. That was my simple beginning. At meron akong taong tatlo na pinasimulan na kung kayo'y wala sa Espiritu ng Diyos, tiyak, makakapatay kayo ng tao. Binigyan ako ng Diyos na isang babae na iniwan ng asawa, galit sa kanyang asawa dahil siya babae, at dahil siya iniwan, kumuha ng ibang babae, at sa aming pulpito, kami lang ang may pulpito, na sa likod ng pulpito, may martilyo. Dahil yung isa kong miyembro, pag nakita niya kanyang asawa, napupunta sa kanila, maniningil ng upa, ay inuunahan na siya, magtatangs na yun, kura, bababababa, tapos ako'y nagtuturo, dahan-dahan gagapangin ang pulpito, kukunin ang kanyang martilyo, at hahabulin ang kanyang asawa, at mamartilyohin niya talaga sa ulo. That was my simple beginning. Meron naman akong isang babae na napakaganda niya, kaya lang rheumatic heart. Pag napapasigaw ako at alam niyo naman ang busis ko, bigla na lang siyang mahihimatay. So, parang lahat nilagay para hadlang, para di ako makapagpatuloy sa paglumos sa Panginoon. Nahihimatay. So, pag tinignan ko siya, kahit napapalakas ang boses ko, bigla kong nililiitan, tapos nilalambingan ang boses ko, kasi baka mahimatay siya. Hindi ako makatuloy. At mayroon naman ako isang lalaki, anak niya, na nakapag-asawa, ang anak niya isang naging artista, si Dileon, yung pong si Duday sa Channel 7 noong araw, hindi ko lang kalimutan ko ang pangalan noon, bata na yun, napakaganda, pero itong kanyang tatay, napakamanyakis. Lahat ng a-attend na babae, tatabihan niya at liligawan. So, paano magpapatuloy ang ganyang gawain? Pero ipinakita sa akin ng Diyos na lagi mong tatandaan ang inyong pinagmulan na kahit imposibleng bagay, kaya ng Diyos gawing posible basta't kailangan lamang ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo ang maghari sa buhay mo. And I've been telling you, next generation, sinasabi ko po sa inyo, itong simbahang ito, wala itong pera. Akala nyo may pera? Wala. Si Bishop may pera? Wala. Lahat ng pera ko, nilagay ko na dito eh. Pero hindi tayo magigiba. Lalaban tayo. Bakit? Kilala natin ang Diyos nating pinaglilingkuran. Mayaman siya at makapangyarihan. Gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi kayo talunan. Pakisabi sa katabi mo, hindi ka talunan. Dinaanan mo lang yon sa ngayon. Sa ngayon, maaaring pobre ka, pero bukas mayaman ka na. Okay. Amen? Sa ngayon, may sakit ka, pero bukas magaling ka na. Amen? Sa ngayon, nangungupahan ka, pero bukas may-ari ka na ng bahay. Sa ngayon naglalakad ka, pero bukas mayroon ka ng sasakyan. Yan ho talaga yan. Kailangan lang natin mag-submit sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Ang ibig ko pong sabihin, buhayin natin ang ating prayer life. Buhayin natin ang mga cell group natin sa panalangin. Wag na kayo pupunta sa simbahan na galit. Bago kayo pumunta sa simbahan, mag-pray muna kayo. At sabihin nyo, sama ng loob, galit, ines, hanggang dyan ka lang sa kalsada, papasok ako rito, gusto kong pagpalain ako ng Diyos. Amen? Para makasigurado kayo,
bago kayo lumabas ng bahay sa mag-asawa, sabihin nyo muna sa asawa ninyo, darling, I love you. Ano, kajoan? Kailan bang huling nagsabing I love you sa iyo si darling mo? Natatandaan mo ba? Di na ako, dugay na panahon, okay? Dugay na, okay? Kailangan yan. Si Brother James, kanginang umaga, nagsabi ng I love you kay brother, kay sister, Leonor. Kailan ka ba nagsabing I love you sa kanya? Maya lang. Para hindi nakakapasok ang demonyo. Para madali ang tanggap natin ng salita ng Diyos. Pero madalas nakikita ko maraming mga mag-asawa, pagdating na sa church, di na sila magkatabi para maiba naman kami. Kami ni Sister Winnie, walang kapahingahan ang aming pagtatabi. Maniwala ho kayo. May aeroplano kung saan kami punta lagi magpatabi. Magtanong ka ba, sawa ka na ba? Nakatabi mo ang asawa mo? Dapat talaga ang asawa, hindi natin pinagsasawaan. Sino sa inyo nagsasawa na sa inyong mga asawa? Ikaw, Pastor, pinagsasawaan mo ba asawa mo? Hindi. Si Ladi nakita ko. Ikaw ba, Ladi, yan? Asan si Kak Roger? Ah, good, good. Ayan, at least nakikita ko. Yung mga ano namin, mga loves namin. Ate Jella, wala na po yung kanyang partner. Dati pong leader ng men's fellowship yan, pero siya andi dito. Si Arnold, asan ang asawa mo, Arnold? Yan, sa harapan. Cosme, nasan asawa mo? Nawawala. Dito, okay. Good. Eh, Kuya Art, nasan asawa mo? Wala. Di ba? Huwag natin iiwanan ng ating mga asawa. Madalas nga sinasabi ko kay Winnie eh, Pa, saan ka sa Linggo? Sabi ko, sa Batangas. Sama ka? Sabi ko sa kanya, Mama, sama ka ah. Galing na sagot niya, bakit may bala ka bang iwanan ako? Siguro nag-iisip ka, no? Kaya tinatanong mo ako, nagbabakasakali ka? Huwag ka nang magbasa ka, bakasakali! Sabi niya, lahat ng lakad mo, automatic! Kasama ako! Pangako, di kita iiwan! Pangako, di kita. Pangako, magmula ngayon. Pangakong magmula ngayon, tayong ay mag pangako. Alam niyo daw po pag-aasawa. Ikaw, bakit napunta tayo sa mag-aasawa? Para daw po yan isang bahay na nasusunog. Na yung mga nasa loob, gustong lumabas. Yung nasa labas naman, gustong pumasok. Power. Hindi ko na po hahabaan. Dito na po ako magtatapos. Hindi ko po tatapusin yung aking notes. Dahil alam ko po, napaabot ko na sa inyo na ang source ng kapangyarihan, ang malayang pagkilos ng Espiritu Santo ay laging nagsisimula
sa totoo at marubdob at intentional prayer. Mahaba man o maikli, hating gabi man, umaga, basta't ang akin sa bawat isa sa inyo, magkaroon kayo ng kauhawan na makaniig ninyo ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng inyong mga panalangin. Huwag ninyong sasanayin ang sarili ninyo na nagre-reklamo kayo dahil sa kalagayan ninyo. Sa halip, tiklom niyo ang inyong bibig, ikom niyo ang inyong bibig, sa halip na magreklamo ka, sadyain mo si Panginoon. Sabi mo, Lord, ipaliwanag mo sa akin kung ano ang dahilan, bakit nangyayari ito sa aking buhay. Nais ko po na ikaw ang siyang maghari sa buhay ko ng lubusan. Prayer. Alam niyo po, kapag ka ang panalangin naputol, ang pagsaksi sa katotohanan ay mapuputol. Kapag ka ang panalangin ay naiwaglit, maraming mga bagay na mawawaglit sa buhay natin. Noong isang araw, may nakausap ho akong nagpapastor sa Hapon. At ang gusto niya, pumunta ako next year sa Japan. At gusto niya, isama ko yung mga pastor sa Japan at umatin kami ng seminar at the same time. Mag-observe na mga simbahan sa Japan. Sabi ko sa kanya, kumusta ang pagpapastor mo sa Japan? At bakit ang mga Japanese people matagumpay? Ang kanyang paliwanag sa akin, sabi niya, ngayon tayo ang Pilipino church na pinakamalaki sa Japan at meron tayong maraming mga simbahan na sa Japan. Pero ang napansin ko po na maganda sa mga Hapon kung bakit sila ay talagang kilala maging ang produkto nila dahil lahat, pag binigyan mo sila ng trabaho, pinagbubuti nila ang kanilang trabaho. Ini-improve nila ang kanilang trabaho. Nakapokus sila sa kanilang trabaho. Hindi sila ningas kugon sa kanilang trabaho. At sabi niya, alam mo, Bishop, ang maganda sa Hapon pag naging Kristiyano. Bakit? Napaka-dedicated nila. Napaka-tapat nila pag sila'y naging Kristiyano. Napansin ko po sa mga Hapon, basta't nakasulat, tulad ng pagbibigay ng ikapo, nakasulat, nabasa nila, di na sila nagtatanong, sinusunod na lang nila. Ginagawa nila lahat ng nakasulat. Ganon ang ugali nila. Sa atin, nakasulat, ipapaliwanag mo pa. At ipapaliwanag mo pa. Nakasulat na ha? Ipapaliwanag mo pa at ipapaliwanag mo pa. Pagkatapos, hindi pa nila susundin. Yun ang problema natin. Nakasulat na nga eh. Kailangan pa ba ipaliwanag? Kaya sabi nila doon, yung simbahan namin doon, walang problema. Maayos. Kasi yung mga tao, maaayos talaga. Alam niyo po mga kapatid, kapag nakasulat na, huwag na tayo magtatanong pa. Nakasulat na nga eh. Ang problema, nakasulat na, maghahanap tayo ng liko-liko ang buhay, hayaan natin siya magpakaliwanag. Eh, noong panahon lang yan, hindi na ngayon applicable yan. Okay, yun yung ganun, ay hindi yan, hindi naman dapat yan. Alam mo naman ang Diyos ang kalagayan mo. Kita mo, mayroon tayong sariling Biblia. Kaya alungkot ng buhay natin. Dapat kung nakasulat, nakasulat. Nakasulat, natatanggap tayo ng kapangyarihan pagdating sa atin ng Banal na Espiritu Santo. Tayo magiging patutuo sa maraming mga tao. Huwag ho tayo hihinto sa pagpapatutuo sa maraming tao. Dahil alalahanin mo kung ano ka dati.
Ano ang buhay mong dati? At ano ka na ngayon? Kung ako, palang nag-share sa akin ng Word of God, lahat ng mga kaibigan ko puro patay na. Siguro ngayon, alikabok na ako. Thank God, may nag-reach out sa akin. May nag-reach out. So ito pong pagpapatotoo, wala ho kayong bayad dyan, pero Diyos ang magbabayad sa inyo. Kung naduduwag po kayo, nagtataglay po yan ng kapangyarihan ng bula sa banal na Espiritu Santo. Hayaan po natin na makuha natin ang kapangyarihan mula sa banal na Espiritu Santo. At hayaan po natin ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos ang maghari sa atin sa araw-araw ng ating buhay. Ngayong umaga, nais ko lamang po sabihin sa inyo, kanya-kanya po tayo na makikipag-ugnayan sa Diyos. Hayaan po natin na ma-refresh naman tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo.